Okay, good evening. Good evening po sa lahat ng listeners natin ngayong gabi. So, welcome po sa ating presentation ngayon about Ideal Show My Franchise. So, ngayong gabi, pag-uusapan po natin all about the franchise mismo. So, ito po. So, if ever meron po tayong questions, message po natin yung taong nagbigay po sa inyo nitong link para dito sa ating video. Ngayon po, questions po, masasagot po ng lahat ng ating franchise consultant. Okay, so let me introduce myself. My name is Martin Mijares. Isa po ako sa mga may-ari ng Ideal Show My Franchise. So ito pong Ideal Show My Franchise is a brand that is also owned by IPWI Corporation. So basically po, tatlo ho kaming may-ari ng IPWI Corporation. So makikita nyo po sa ating screen ngayon ang tatlong may-ari. Ayan, makikita nyo po sa gitna ang aming presidente, si Mr. Gregorio Padilla, at ang nasa kanan po si Mr. John Ray Esquejo. And of course, through yours truly, Martin Mijares. So basically po, dito po sa inyong screen, pinapakita po namin sa inyo ang ating mga legalities. So IPWI Corporation legalities, ito po ang aming Securities and Exchange Commission. Ito naman po sa kanan ang aming FDA license. Okay, so makikita nyo po na kumpleto po tayo sa ating mga papeles na kailangan para sa ating franchise. So IPWI Corporation po ang nagmamay-ari ng brand na Ideal Siomay. Okay. So next po, gusto ko pong pakita sa inyo ang aming opisina. So our office is located at Unit 818, 8th floor po ito ng BSA Twin Tower Hotel. Okay? So ito po, kami po ay nasa Tower B. Madali lang pong puntahan itong aming opisina dahil ito po ay nasa likod lang po mismo ng SM Mega Mall Building A. Hindi nyo po pwedeng mamiss yan kasi it's the only twin tower behind Mega Mall Building A. Okay? Kahilera po namin si St. Francis Square. So madali nyo po itong mapupuntahan. So basically, kung ikaw nakikinig ngayon at ikaw po ay nag-a-apply bilang isang franchisee. Okay, kung ikaw nanonood ngayon, pinapanood nyo itong video kasi ikaw po ay located sa malayong lugar pero interesado po kayo mag-franchise sa amin. So if ever po tayo ay nasa Metro Manila, kayo po ay kailangan bumisita sa aming opisina para po sa ating contract signing. Kasi po ang ating franchise, lifetime franchise, pero meron po itong kontrata na kailangan pong mapirmahan po natin. Okay, so sa mga nasa malayong lugar naman po, ang ating franchise contract po ay ipapadala po sa inyo ng ating franchise administrator pag kayo po ay nakakumpleto na po sa pag-purchase ng ating franchise. So basically po, pwede nyo pong hingin sa ating franchise consultant ang complete bank details ng IPWI Corporation. So uulitin ko po, kung kayo po yung magbabayad at nanonood po kayo nitong franchise, pag kayo po yung naging interesado po sa pinapanood po ninyo, take note po, pag kayo po yung magbabayad, diretso po tayo magbabayad sa ating franchise office. Huwag po tayo magbabayad sa isang tao, sa isang individual. Okay? So mas maganda po kung diretso po tayo magbabayad sa kumpanya para kayo po yung nakakasigurado na ang inyong bayad, ito po talagang pangbayad po ng ating franchise. Okay? So ngayon po, gusto ko naman po next ipakita sa inyo ang aming mga produkto. So basically po, here you'll see in front of you ang aming pork siomay. Ito po ang isa sa mga best seller po namin. Okay, makikita nyo po na ito po ay nakasaad na rin po ang ating SRP. So ito po ang suggested retail price. So kumbaga po sa labas, ito na pong bentahan po niyan. Later, i-discuss ko po sa inyo magkano naman po ang kuha ninyo bilang isang franchisee. So pakita ko lang po muna sa inyo yung actual product po namin ng ating siomay. So we have our pork siomay, we have our beef siomay, ito po ang aming chicken siomay, meron din po kaming Japanese siomay. Isa din po sa aming mga bestseller po ito si Japanese. So kung mapapansin mo, medyo may mas mataas po siya ng konti. It's 35 pesos SRP. And we have our pork and shrimp. Isa din po ito sa mga favorite. So ito po ay 40 pesos pag binibenta po sa labas. So kung napapansin niyo po ang aming SRP or suggested retail price, kung ikukumpira po natin to sa mga direct competitors po namin, kami po ay mas mura po talaga sa kanila. Ngayon po, ang maganda po nito, kinukumbida ko ho kayo sa mga nanonood ngayon sa ating franchise video na kung possible po na kayo po'y bumisita sa aming opisina. Maganda po kasi makabisita po tayo doon para yung actual picture po mismo ng ating food cart, makikita nyo po. Katulad ho ng picture na nandito ho sa likuran ko ngayon, ito po yung aming opisina. Naka-showcase po dyan lahat ng mga
food cart franchise. So kung kayo po ay bumisita sa aming opisina, ito po ay mismong physical na mahahawakan ninyo at mai-inspection po ninyo. At the same time, may free food tasting po tayo. So lahat po ng bibisita sa opisina na interesado po sa franchise, ay mapapatikim po namin sa inyo yung aming produkto. You know, above the quality of our franchise like the cart at yung presyo na i-introduce ko po sa inyo sa video na ito, above all of those, ang number one po na talagang pinerfect po namin talaga dito is yung quality po ng siomay. Dito po mga kasigurado po kayo na quality, masarap, malaman ang ating siomay products. Okay, so I'm inviting you to come to our office para sa ganun matikman nyo po mismo ang aming mga produkto. So let's move forward po. Pakita ko naman po sa inyo ang all about franchising, no? Kasi I'm sure yung mga nanonood ng video ngayon, hindi naman po lahat nag-franchising na or first time business owner po siguro ang magiging peg po natin. Kumbaga, first time kayong magnenegosyo or first time na kayo sa industriya ng franchising. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea, paano po ba gumagana ang franchising? So ito po para po sa kaalaman ng lahat at lalong-lalo na po sa mga baguhan. So kung kayo po ay may experience na sa franchising, I'm sure familiar na po kayo sa pag-uusapan po natin. So sa franchising po, no, the word franchising po kasi, kaya po tayo nagpa-franchise, it's because gusto po natin yung convenience ng pagninegosyo ng pagkain or kung anumang ang franchising na ino-offer dyan sa labas. So basically po, pag kayo po ay nag-franchise, package na po talaga lahat yan. Kumbaga, hindi mo na aalalahanin yung produkto mo, hindi mo na aalalahanin yung design ng mismong stall mo, lahat ng equipments mo, at yung pag-reorder mo, at lahat ng kailangan para doon sa negosyo mo. Kaya po tayo nagpa-franchise kasi ang gusto po natin gamitin dyan is yung business plan or yung tinatawag nilang right to use the name or trade name ng isang brand. So basically po, yan ang rason ba't po tayo nagpa-franchising. So ano-ano nga po ba ang kailangan natin malaman sa franchising? Number one, kailangan nyo malaman, ano ba yung ibig sabihin ng tinatawag nating franchise fee? Ano ba yung binabayaran sa franchising? So number one, pinakaunang binabayaran po dyan is pangalan. Okay? Dyan po naugat yung word na franchise fee. Para saan po ba ito? Ito po ay isang bayad para sa pangalan. So the more na mas sikat ang brand na gusto ninyong i-franchise, syempre dyan po nagbabase kung gaano po ka mahal o kataas ang babayaran natin sa tinatawag nating franchise fee. So katulad ng mga example ko dito sa baba, yan po mga franchising na existing po ngayon sa ating industriya. So basically, kung gusto mo mag-franchise ng mga ganitong kalalaking brand, technically po, malaki po talaga ang puhunan sa mga ganyan. So take note, franchise fee, bayad po ito para magamit po natin ang business concept at yung pangalan. So para may karapatan tayong gumamit ng pangalan na to. Okay, so yan yung franchise fee. Pangalawa ho na binabayaran sa franchising is yung tinatawag nating setup fee. Ano naman po itong setup? Ito po yung bayad para sa mga equipments, uniforme, at lahat ng kailangan para mag-operate ang inyong business. So yan ho yung tinatawag na franchise fee. Na setup fee. Ngayon, ang susunod na binabayaran ho dito is yung tinatawag po nating royalty fee. Kadalasan po sa isang franchising business, may mga tinatawag na royalty. Okay, so ano po itong royalty? Explain ko lang po sa mga first timer. Ang royalty po kasi, ito po yung inyong bayad sa franchisor o kumbaga po yung mismong franchise na nagbigay po sa inyo ng privilege na maging franchisee po nila. So kada income po ng inyong branch or ng inyong franchise, ito po ay binibigay nyo po sa mismong franchise. Kumbaga meron pong porsyento. Yan po yung tinatawag na royalty fee. So, binigyan ko lang po kayo ng mga konting mga terminologies na madalas pong maririnig ninyo sa franchising. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman po natin when it comes to Ideal Siomay, pag-usapan naman po natin when it comes to Siomay franchise. So, sa Siomay franchise, meron pong dalawang leading brand po sa atin. Siyempre, yan po, hindi ko na po papangalanan ng eksakto, pero ito po, example na lang po yan. Okay, so ito po si H Siomay and then meron po kami tinatawag na Siomay M. Okay? So ano naman po, magkano naman po ba mag-franchise sa mga ganitong franchising? Siyempre kung mas kilala na yung brand, ito po kadalasan makikita nyo na yan sa lahat ng mall sa Pilipinas. Kahit saan mall ka pumunta, matitikman nyo na ang kanilang produkto.
Siyempre, ito po'y nakasanayan na ng mga Pilipino. Yun nga lang, kung ikaw po'y gusto mo naman po magnegosyo ng ganyan o ganyang klaseng franchise, ganito po ang medyo kailangan nating ihandang pondo. So ito, sa H. Somay, medyo kailangan mo maghanda-handa ng around 400,000. Kumbaga, makikita nyo po, 250,000 ang bayad sa franchise fee o paggamit lang ng mismong pangalan nila. And then may setup fee na 150. So 400,000 na ho ang bayad ninyo dun pa lang sa franchise. Siyempre, meron pang extra bayad yan. Magbabayad ka pa sa renta, magbabayad ka pa sa tauhan, magbabayad ka pa sa kung ano pa, sa mga legalities, di ba? O kaya delivery. So basically, all in all, more or less, mga nasa around 500,000 ang kailangan mong ihandang puhunan kung gusto mo dito sa mga medyo sikat na ng mga brands. Dito sa Shomai M, makikita nyo, mas mahal ng konti. Nasa around 430,000. Ngayon, ang tanong ng marami, sir, magkano naman po sa Ideal Shomai? O siyempre, tayo po sa Ideal Shomai, tayo po ay bago sa industriya. Kumbaga, bago ho kaming mga competitor nitong mga malalaking brands na ito. Bilang may-ari, no, naniniwala ho ako, very competitive po kami, base lalo na sa mga existing franchises namin. Kasi sa existing franchises namin, napakaganda po ng feedback, lalong-lalo na sa repeat purchase ng Shomai, dahil yung mismong customer po nila, talagang dinadayo po sila, talagang hinahanap-hanap yung lasa ng aming Shomai. So, pag-usapan po natin si Ideal Shomai naman po mismo. So, si Ideal Shomai naman po, marami po tong package na ino-offer. Okay? So, makikita nyo po sa likuran ko, andyan po yung iba-ibang type ng mga food cart na ino-offer po namin dito sa Ideal Shomai. So, pinakauna ho namin is yung tinatawag naming standard franchise. So, sa standard franchise, ito po yung nagkakahalaga sa 14,998 pesos lamang. All in na po ito. So, ibig sabihin, pagbayad ho ninyo nito, wala na pong extra payment. Wala ka ng setup na babayaran o kung anumang mga hidden fees. 14,998, kabuuhan na po ito na bayad. Ano pong kasama sa 14,998 ninyo? Siyempre, yung paggamit po ng pangalan, yung trade name and logo, syempre yung business system, ituturo namin sa inyo paano ba magpatakbo ng negosyo ang Ideal Shomai, kung bakit napaka-successful po nitong franchise na to. May kasama na po lahat ng equipment na kailangan niyo po, two-layer stainless round steamer, kasama na yung acrylic juice container para sa gulaman po ninyo. May kasama na pong working table yan, stainless tong, at lahat ng equipments na kailangan, paper products, stove burner with regulator tsaka hose. Ang bibili nyo na lang po dyan is yung mismong tangke ng gasol. So, kumpleto na ho yan sa lahat ng equipment. Ngayon, ang kagandahan pa ho nito, sa package po na ito, all-in na po siya. So, kumbaga, sa 4998, one-time payment, wala na ho kayong ekstrang babayaran. Ang good news, bibigyan pa ho kayo ng franchise ng libreng produkto. Para sa ganun, meron na kayong pang free food tasting pagka grand launch ng inyong franchise. So, ang initial product po nito is 1,000 pesos worth of initial Shomai products. So, ito pong 1,000 pesos worth na to, meron na hong tag-iisang pakpakete ng lahat ng mga variants ng ating Shomai. So, pork, beef, chicken, Japanese, pork, and shrimp. So, tigi isang pakete na po yan. Sa isang pakete po, mga kaibigan, no, 30 pieces po sa isang pakete. Okay? So, automatic yan. May tigi isang pakete ka na. So, pwede mo nang pang free food tasting yan sa grand opening po ninyo. Okay? So, ang maganda po nito, no, setup fee na, no, cash band na, kumbaga, nakapackage na po to sa 14,998. Wala na po kayong ekstrang babayaran. Okay? Now, ito yung 14,998 namin. Ngayon po, maraming nagtatanong, sir, kasama na po ba yung cart? Opo, all in na po yan. Kasama po yung mismong cart. Lahat din ng hunang equipment. Ngayon po, ang susunod na package na meron naman po kami, ito po yung 3-in-1 standard franchise. Sir, anong pinagkaiba ng 3-in-1 dun sa standard? Siyempre, number one, sa 3-in-1, hindi lang Shomai ang pwede mong ibenta. Dito po sa 3-in-1, pwede din ho kayong magbenta ng Shopaw, ng Ideal Shomai. At the same time, pati po yung steamed Hungarian or tinatawag nating Frank's hotdog po ito. Parang katulad ng hotdog na natitikman nyo po sa 7-Eleven, yung mga steamed na hotdog. So basically, pag ito po yung binili ninyong package, pwede na ho kayong umorder sa aming franchise ng Shopaw at saka ng hotdog. So yan ang pinagkaiba nung standard. Kasi dun sa standard na 14,998, hindi po tayo pwedeng umorder ng Shopaw at saka hotdog.
kasi naka-standard lang po tayo. So kumbaga pag kayo ay naka 3-in-1 pati po yung Shopaw at saka hotdog, pwede nyo rin pong orderin. Ang kagandahan, pinagkaiba pa ho nito, meron ho kasama itong steamer para sa inyong Shopaw, steamer na rin po para dun sa hotdog. So hindi lang po siya yung round steamer, meron na rin po siyang glass steamer para po dun sa Shopaw. Okay? So ang kagandahan pa ho nito, ang libreng produkto na kasama nitong package po na ito is 3,000 pesos worth of Shomai products, Shopaw and hotdog po yan. Okay? So ayan po yung 3-in-1 franchise po namin, 29,998. Okay? Ang susunod naman po namin franchise, syempre ito po yung aming best seller. Ito po yung bicycle standard franchise. Okay? Bakit best seller po to, sir? Okay, kasi napapansin nyo po, no? 55,998 all-in na po to. Okay, ang tanong, sir, bakit best seller po to? Number one, okay? Number one, pag-usapan po muna natin yung presyo. Bakit po siya 55,998? Later, makikita nyo po kasi yung ating ROI or projected income po nitong bicycle. Ang maganda po kasi sa bicycle, wala po kayong kailangan rerentahan na pwesto. Ibig sabihin, yung bicycle mo, roving po yan. Ang kagandahan, ang permit lang po kadalasan na kailangan dyan is barangay permit lang po. Para sa ganun po, makaka-roving na po tayo sa specific na area. Bakit maganda yung roving? Kasi kung nasaan ang maraming tao, doon lang pepwesto yung bicycle cart mo, marami na pong benta yan. Alam nyo, maganda po dito sa bicycle cart po natin, no? May kasama na po itong 5,000 pesos worth of Shomai products at saka may 4-layer stainless steamer na po ito. Ngayon po, ang ganda po ng ating bisikleta kasi karamihan ng mga materials na ginamit dito is of course mga hardbound materials at the same time ito po is stainless. Okay, so ang kagandahan pa ho nito, later ipapakita ko po sa inyo yung mga projections po nito kasi sa existing franchises po namin, malaki po talaga kinikita nitong mga naka-bicycle franchise. Okay? So again, ang edge nito is mababa lang ho ang overhead ni franchisee. Kasi wala ka masyadong expenses dito. Bayad nyo lang ho dito is dun ho sa mismong taga-pedal ho ninyo o taga-benta. Okay? Wala ka nang binabayarang kuryente o renta, tubig o kung ano man. Okay? Roving ka pa. Next, gusto ko naman po pakita sa inyo yung ating food cart franchise naman na pang mga malakihan. Ito yung mga para sa mga gusto talagang mag-invest ng maganda sa ating franchise at ito po yung mga talagang seryoso na gustong kumita ng malaki. Kasi naniniwala po kami itong mga naka-mall premium high-end franchise, ito po yung mga ka-level na po ito nila nakikita nyo po sa mall na mga competitor po namin na franchise. Okay? Actually ho mga kaibigan, pag natikman nyo ho yung ating produkto, makikita nyo po talaga yung difference. Makikita nyo po talaga yung difference sa lasa and of course makikita nyo po yung difference sa quality. Ngayon, imagine itong mall cart na ito, pwede nyo ho itong ilagay sa lahat ng klase ng mall. SM, Robinsons, Ayala Malls. Ito po yung cart na ina-approve po nila sa mga mall franchise. Okay, so ito po yung specific na specification na ina-approve po nila. So ang maganda ho dito sa franchise na ito, dahil ito is yung ating mall cart. Okay? Heavy duty cart po ito. Ang kagandahan po nito, ito po mas marami pong kasama po siya. May 4-layer steamer ka na, may kasama pa po siyang stove and regulator and kasama na po dyan yung ating hose. Kasama na po yung 2 pieces of uniform para sa ating crew. Kasama na rin po yung 7 cubic chest freezer. So may freezer na po siyang kasama. Ang kagandahan, okay, ito po a free delivery within Metro Manila for the first 3 months. Pag ikaw po nag-franchise nito. Siyempre, ganyan po ang suporta namin sa mga mall franchise. Okay? So, ito po yung ating package ng mall food cart, 199,998. Isa po to sa mga bestseller din po namin. Ito po ay para doon sa mga talagang franchisee na gusto talaga na malakihan ng kita at talagang magandahan ng pwestuhan. Okay? So, let's move forward. Pag-usapan naman po natin, ano po ba yung other inclusions? Other inclusions pa po dito is yung ocular inspection. So ano pong ibig sabihin po nito? Kung kayo po ay nanonood ngayon at gusto ninyong mag-franchise, mainam po na meron na po kayong target na location para sa inyong franchise. So halimbawa, yung mga standard franchise lang naman po, kung standard franchise lang po ang kukunin nyo, ito po, madali lang po kahit saan po yun pwedeng ipwesto. Pero when it comes to the mall cart, when it comes to the premium cart po namin, ito po is subject for approval. Okay, so kailangan po meron na kayong ihahanda na location kung saan nyo gusto i-target itong franchise, okay, para ma-approve po ng aming franchise. Libre na po ang pag-inspection at approval po nito.
Bibigyan ho namin lahat ng franchises ng comprehensive training. So sa araw mismo na nagbayad po tayo, tayo po ay magpo-contract signing. Okay, so makikita nyo po dyan, kasama na rin po yung notarized contract. So yung franchise contract, kami na rin po magpapanotaryo niyan para sa inyo mismo sa araw ng kayo ay nagbayad. Okay? Sa araw po mismo na yon, mababasa nyo po yung kontrata at mapipirman. At the same time po, magte-training din po kaagad tayo. Okay, so yun ang kagandahan dyan. At ang kontrata po na makukuha po na natin is good for 3 years po yan. O alam po nang iniisip mo, sir, ibig sabihin mag-e-expire pala ho to. Opo, mag-e-expire po siya. So all you have to do is renew your contract. Ay, teka lang sir, baka naman biglang may renewal fee po yan. Wala po tayong renewal fee. No contract renewal fee, makikita nyo po sa ating screen. So ibig sabihin, para saan pa yung pag-renew? Para lang po tayo ay mag-a-update o re-signing lang po ng kontrata. Pero wala pong bayad ang pag-renew ng ating kontrata. Malinaw po ba? Okay, so ano po yung mga hindi kasama sa mga babayaran po natin? Siyempre, hindi kasama po dito yung permit at legalities. Lalong-lalo na po sa mall cart. Siyempre, yung mall cart po, medyo marami-raming legalities ang kailangan dyan. DTI, business permit, or kakailanganin nyo pa ng health permit or fire, o kung ano man ang requirement ng mismong mall. So ito po ay hindi kasama sa binayaran po natin. Linawin ko lang po ah. Hindi lang po ito kasama sa binayaran natin. Pero kung kailangan po natin ng assistance, our franchise is willing to help you naman po at assist sa inyo para ho kayo po'y madalian makakuha ng ganitong mga legalities. Okay? So kung ano man ang mga bayarin na extra po niyan, syempre, babayaran po yan ni franchise. Okay? Ngayon, alam ko na ang tanong ninyo, sir, paano naman po dun sa 14,000 o kaya dun po sa 29,998? Marami po bang permit yun? Well, of course, kung ang pwesto po ninyo, bahay lang naman po, residential, usually barangay permit lang po yan. Okay? Pero kung ilalagay mo yan sa commercial area at yung syudad ninyo medyo stricto when it comes to legalities or yung permits, kailangan po tayong sumunod sa rules ng ating syudad. Okay? So kung ano man ang kakailanganin, kailangan po natin kunin na mga permit. Okay? Pangalawang hindi po kasama sa binayaran natin is yung crew o yung staff yung magbabantay. Siyempre, mas maganda ho na nanggaling po sa inyo yung mismong magbabantay. Kami na lang po ang magte-training ng inyong crew. Libre na po ang training ng inyong crew or staff. Okay? Pangatlo, like I said a while ago, mas mainam po meron na po kayong location na maiyahain po sa atin for approval na lang po yan. So kung sa mall cart po, syempre sa mall cart, pag kayo po ay naglagay sa mall, baka po may mga extra yung mall na yan. Baka meron kayong mga breakers o kaya mga extra mga meters. Hindi po yun kasama sa binayaran po natin. So yan po yung mga hindi po included sa ating payment. Okay? So now, let's move forward po. Pasok na po tayo sa mga franchises namin. Ito po, hindi na po to updated. Ito po ay yung kaka-open pa lang ng face-to-face mula nung ating pandemic. Alam nyo, ladies and gentlemen, ang kagandahan ho dito sa aming franchise, we started at March 2020. Ang masakit ho nito, wala pa ho ilang linggo, nag-lockdown po. So mga kaibigan, talagang masasabi ko na lang po talaga ang napakabait ho ng Panginoon dahil hindi po kami hinayaan na malugi. Ang aming negosyo lumutang at nag-stayed afloat po siya hanggang nagkaroon na tayo ng face-to-face. So, ang praise God po talaga na netong 7 months at 8 months no mula sa araw na tong nagre-record po ko, mula 8 months na nagfe-face-to-face na po tayo, talagang sunod-sunod po ang nagpa-franchise sa Ideal Somay. Doon pa lang ho, talagang masasabi naming blessing po talaga ito sa Panginoon dahil bilis mo kami ng isang magandang konsepto at isang masarap na produkto na talagang tinatangkilik ng maraming tao. At ang kagandahan ho niyan, sunod-sunod po ang mga nagpa-franchise po ng aming negosyo. And naniniwala ho kayo, naniniwala ho ako na kayo hong nanonood ngayon, kayo na ho ang susunod na magiging franchisee po namin. Ang kagandahan ho niyan, kailangan i-grab niyo po to while the franchise fee is still low. Okay? Kasi po, mabilis po eh. Sobrang bilis po talaga na nakikilala ng aming brand at sunod-sunod po ang nagpa-franchise at ang reorder po talaga ng mga produkto ng aming franchisee, sunod-sunod din po talaga dahil po sa quality ng aming siomay. So sana ho, maabutan ninyo yung presyo na nakikita nyo po sa ating presentation ngayon kasi eventually po, ito po'y magtataas ng presyo kasi ho, ito'y nakikilala na at ito po'y lumalaki na. So happy lang po talaga ako sa 7 to 8 months po na talagang face-to-face po tayo, halos araw-araw po talaga, meron po kaming panibagong franchisee.
Okay? So, let's move forward, no? So, ngayon na nakita niyo na po to. So, kung kayo po ay nanonood ho ngayon, at ito po outdated na po to, no? Tong video halimbawa, matagal ko na ho tong na-record ng time na pinapanood ho ninyo. Come to think na lang po, gano'n na po karami ang aming franchisees, no? So, the sooner that you become a franchisee, the better po yan. Para kayo po ang isa sa mga mauuna sa inyong area. Okay, so let's move forward. Pag-usapan naman natin yung presyo. Pag-usapan naman natin, magkano ba ang kitaan dito sa ating ideal Siomay franchise? So papakita ko po, tignan nyo po mabuti yung screen. So makikita nyo po dito, Siomay Pork, Beef, and Chicken. Ito po yung franchise price per serving. So ibig sabihin yan, 4 pieces of Siomay po tayo per serving. So 18 pesos po yan pag pork, beef, and chicken ang ating bili o it ating puhunan dyan. Okay, so it's 18 pesos. Ngayon syempre, kailangan mo isama yung mga condiments. Siyempre, sasama mo yung chili garlic at yung mga kalamansi at kung paper products, toothpick. So kung i-consider po natin yan per serving, meron na po tayo estimate dito, it would be 2 pesos and 87 centavos. Okay, so siyempre, ang SRP natin sa pork, beef, and chicken nasa 30 pesos. So kung i-minus nyo po yung 30 pesos sa lahat ng ating gastos, lalabas po is 9 pesos and 13 centavos ang inyong kikitain per serving. Dito po yan sa pork, beef, tsaka chicken. So dito naman sa Japanese Siomay, 22 pesos po for per serving. So 4 pieces of Siomay, 22 pesos po. Pag pork and shrimp naman po, 32 pesos po per serving. Okay? So plus the condiments po, nasa SRP po natin is 35 dito po sa Japanese. 40 pesos naman po sa pork and shrimp. So lalabas po, 10 pesos sa Japanese ang kita natin per serving. 5 pesos and 13 centavos naman po dito sa pork and shrimp. Okay, so ito pong papakita ko naman po sa inyo isang ating projections o tinatawag po nating sample income. So ito po base sa aming franchises po ito. So ito po ay yung isa sa mga conservative na franchisee. When I say conservative, medyo mahina po ang kanyang benta. So ito po, nasa 130 servings po siya per day. Ito po ay nakapwesto po ito sa terminal po ito ng jeep. Okay? So kung titignan nyo pong mabuti, sa 130 servings per day, ang feedback nga po niya dyan sa akin is, ang isang tao daw po na bumibili sa kanya, hindi lang isang serving ang binibili. Kasi syempre, nabibitin po sila. Gusto pa nila ng more kasi masarap po yung ating produkto. Okay? So ito po yan. Kung titignan nyo po, 130 servings per day, so papatak po 2,550, okay, ang kanyang sales. Ganon din po sa Japanese Siomay, 1,050. Dito po sa pork and shrimp, 600 pesos. Dito naman po sa gulaman, kung 130 na gulaman, sabihin natin isa lahat bumili ng gulaman sa 1,950. Ito po yung total income po natin. Ito po yun, 1,964. Okay, so ito po yung gross sales po natin yan. Okay, so let's move forward. Tingnan naman natin ano po yung ROI nito. Okay, so kung yung 6,150 times 30 days, 184,000. Ima-minus mo yung cost of goods mo, so 58,000 ang profit. Siyempre, nilagyan ko na dito ng mga expenses. Kung electricity, kukonsider po natin na sabihin na lang natin yung kuryente mo, 1.5, mahal. Sabihin na natin na renta mo, kasi standard franchise lang po ito, mga 8,000, mahal na rin po yan. Other utilities, 1.5, pasweldo nyo sa inyong tauhan, 9,000, plus yung gasol, sabihin natin nakakadalawang gasol ka sa loob ng isang buwan, 21,000 ang expenses mo. Kung ima-minus mo yan doon sa kita mo na 58,000, 32,000 sa loob ng isang buwan at 130 servings. So isipin mo, paano kung mas marami kang serving sa loob ng isang araw? E di mas malaki pa kikitain mo. Pero ito, 32,000. So ang tanong ng marami, gano'ng kabilis mga kabawi, sir? Less than 1 month. O, di ba? Napakaganda po talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sa bisikleta, yung ROI naman sa bisikleta. Kasi parehas lang ang price list. Ang bisikleta naman, kung 130 servings ka, mas malaki naman ang kita nito. Kasi ang expenses niya, pasweldo lang po, at yung gasol. So, papatak po, nasa 11,040 pesos lang. 47,000. O, gano'ng kabilis mababawi yung 55,000. Less than 1 month or more than a little bit over a month, bawi na po tayo sa puhunan natin. Kaya bestseller po itong ating bisikleta. Ito naman, pakita ko sa inyo yung price list ng ating 3-in-1 cart. Kasi syempre madadagdag dyan yung sopaw, hotdog, buns, ketchup. So ito po yung mga presyo po niyan. 18 pesos per sopaw, okay, hotdog 12 pesos, yung buns 6 pesos, SRP natin 28, 22 at 8 pesos. Kikitahan ng 10 pesos sa sopaw, 10 pesos sa hotdog at 2 pesos dun sa
bread buns niya. Okay? So kung ito po sa Siopao, 10 servings per day, hotdog franks, 5 servings per day, tapos yung buns natin, 5 din, papatak ito po yung ating sales per day. Okay? So ito po yung ating sales per day, ito naman po ang ating income. So kung titignan nyo po yan, yung ROI ng 3-in-1 po natin, napakaganda po talaga. Kung titignan nyo po, ang ROI natin, okay, in less than 1 month, return of investment na yung 29,998 po natin. Kasi 46,000 ang pwedeng kitain po nito sa loob po ng isang buwan at 130 servings. Okay, so napakaganda po talaga ng ating 3-in-1 franchise din po. Ngayon, final po nito, ito naman po yung sa mall cart. Kung titignan nyo sa mall cart po natin, iba po ang SRP na binibigay po natin o ina-allow natin. Kasi po ito ay mall cart. Siyempre pag mall cart, mas malaki po yung gastos. Okay, kasi mas malaki ang renta. Tama po ba? So ginawa natin na ang SRP ng pork, beef, and chicken is 40 pesos po per serving, 45 pesos po sa Japanese, 50 pesos po pag pork and shrimp. Very competitive pa rin po to kung ikukumpira natin sa mga kakompetensya natin na mga shomai brands na malalaki na. Okay? So kung titingnan nyo, estimated sales natin at 130 servings is 7,450 pesos. Okay? Ang ating income, 1,964 pesos. Ang tanong, sir, gaano kabilis ang ROI? Okay, pag-usapan natin. Sa 84,000 na gross profit po natin per month, kung titignan nyo po yung kuryente, tinaasan ko po, 4,500 kuryente, renta, syempre tataasan mo pang mall eh. So 15,000 to around 20,000 yan pag usually pag mall. Okay? Other utilities, sabihin natin may extra ka pang binabayaran, plus pa sweldo mo sa inyong tauhan, gasol, lalabas 32,000 naman ang expenses mo. I-minus mo yon sa 84,000, 52,000 sa loob ng isang buwan ang pwedeng kitain kung 130 servings yan per day. O now imagine, gano'ng kabilis mababalik yung 199,000 mo? Approximately 4 to 5 months po yan, bawi po natin ang ating puhunan. Saka nakakita ng ganyang negosyo in less than 1 year, halos lahat ng ating food cart, yung iba nga less than 1 month, bawi mo na ang inyong puhunan. O diba, napakaganda po ng ino-offer natin dito sa Ideal Siomai Franchise. So, ito ho, mga kaibigan, ito po, dito po ako magtatapos sa ating franchise presentation. Ngayon, kung kayo po nakikinig po, galing po tayo sa malayong lugar, no? Kung kayo po nakikinig ngayon sa probinsya, sa Visayas, o kayo po nakikinig sa Mindanao, no? Pwede po tayo mag-apply sa ating franchise. So, balikan lang po natin, mga kaibigan, yung ating franchise consultant na nagbigay po sa inyo ng ating link, ng ating video, okay, para kayo po yung maging part ng aming franchise, okay? So, gusto ko hong magpasalamat sa oras na binigay niyo po sa atin, no? I'm hoping and looking forward na mag-meet po tayo ng personal at kayo po yung maging susunod na Ideal Siomai franchisee po namin. So maraming salamat po sa inyong oras. Thank you very much. God bless all of you. I hope to see you soon. Take care po. Ingat po kayong lahat.